Happy Saturday mga ka-legit lover cards. At ngayon mayroon po tayong bagong updates kung saan ay talagang kakaiba ang reaksyon ni Miss Helen na wife ni Tito Sen, ano, patungkol doon sa binitawang salita ni Mayor Jose Manalo ng live sa EAT. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating mga updates, nice ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Maraming maraming salamat po mga legit lover cards sa inyo pong pagsubaybay at panonood of course ng ating pong paboritong noontime show EAT. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ang naganap sa EAT Live ngayong araw sapagkat talagang busog na busog po ang lahat ng mga legit lover cards sa nasaksihan nating this is gonna be the most unforgettable and very happiest party ever na naganap po dito po sa EAT. First time na naganap sa EAT na mag-celebrate ang isa sa mga trio, no, dito po sa TV5. Kaya naman naging bongga po ito at talagang pinasaya nito ang buong nasyon, ano. Biruin po ninyo habang sila ay nagkakantahan, nagsasayawan, pati sa comment section nagsasayawan din yung mga viewers. Kaya nga talagang nakakabusog lang ng mata dahil di lang tayo nakapakinig ng napakasayang tugtugan, napakasayang mga selebrasyon at mararamdaman mong genuine yung kanilang celebration. Mararamdaman mo na talagang iisang pamilya lang talaga ang turingan nila sa lahat dahil nakita naman natin, no, kung gaano sila magyakapan, magkiss to each other, tapos talagang makita mo na masaya talaga sila. At ganun nga, mas pinasaya pa nung hindi po akalain ng lahat na live natin makikita itong si Mayor Jose Manalo dito po sa studio ng TV5. Dahil kaya pala mas inuna yung episode na Sugod Bahay mga kapatid kasi nga makiki-birthday party din pala itong si Jose, si Wally at saka si Zombie dito po sa TV5 na lalong pinasaya ang lahat ng mga tao sa studio. Kasi nakita natin talaga na hinaantay din, ano, hindi natin ina-expect to kasi maging yung kabilang kampo doon kahit ayaw na natin banggitin, no, pero talaga nakita natin yung kaibahan at mararamdaman mo din sa samahan po ng EAT ng mga legit lover cards na hindi man sila magkakadugo, hindi man sila magkakamag-anak, pero iisa yung puso nila. Yun ay talagang mag-celebrate sila ng todo. Pero bakit nga ba wala si Alan Kay ngayong araw, 'di ba? Kasi celebration nga. Tuloy, biniro tuloy nitong si Mr. Joey De Leon na hindi raw imbitado itong si Alan Kay dahil wala siya sa araw ng mismong selebrasyon ng kaarawan ni Tito Sen. Although nung nag-birthday mismo ni Tito Sen, nag-celebrate na sila pero may bonggang celebration pala ngayong araw kasi nga dinalaw din po siya ng kanyang buong pamilya. At talaga namang sobrang happy po ang studio, no? Ito talaga yung masasabi mong family talaga, ano. So talaga naman very happy ang lahat. Pero alam niyo po ba na isa sa pinaka talagang tumatak ngayong araw yung sinabi po nitong si Mr. Jose Manalo ng live kasi habang siya po ay dumarating sa studio, meron po siyang inihandang regalo para kay Tito Sen na hindi akalain ni Miss Helen nga babanggitin ito ni Jose. Kaya nga mamaya makikita po natin yung kanyang reaction dun sa mga statement ni Jose. Yan po hindi po scripted yan. Lahat po yan ay galing mismo sa kanilang bibig, sa kanilang puso, yung nangyayari ngayon. At nakita natin talaga na they are freely nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin nang wala pong pumipigil sa kanila at walang nakikialam. Although alam nila yung kanilang mga limitation. Kung napansin po ninyo, 'di ba? Dito po sa segment na ito,
wala po yung katulad ng ginawa ni Tito Sen tsaka ni Miss Helen Gamboa nung sila po ay muntik nang ma-MTRCB dahil pinupog ng halik ni Tito Sen si Miss Helen. Ngayon wala nang ganun dahil natuto na rin sila dahil talagang nakatutok sa kanila 24 oras ang MTRCB noon. Pinakita po yan ni Chairman Lala Soto. So ngayon, ito po yung pinakawalan ni Jose Manalo. Panoorin natin. Galing sa barangay itong iririgalo ko dahil mahilig at sa musika. At itong grupo na to binuo nila na sila-sila lang. Walang nakikialam. Walang nakikialam. Tapos ngang sabihin ito ni Mr. Jose Manalo, ay agad na nag-react si Miss Helen Gamboa kasi gets niya na yun na mula nung lumipat sila dito sa TV5, ay talagang parang sobrang nakalaya sila dun sa mga taong pinipigilan silang gawin yung gusto nilang gawin na hindi naman sila nananapak ng tao. Sabi nga na itong ni Mayor Jose Manalo, diba, na itong mga taong ito, nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin nang walang nakikialam. Kasi alam natin kung paano pinakialaman ng mga Haloso siblings yung kanilang noontime nung pumasok na po sila sa eksena. Ay nako, talaga nga naman. But anyway, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Unahin natin ang comment ni Miss Josie Fernando. Isa lang ang dapat malaman ng tape Bulaga host. Mga mahina ang kokote nila. Tama ng ganyan. Pag walang pinag-aralan na tao, hindi na ma-pick up nila. Ayun. So ano kaya ibig sabihin ni Ma'am si Josie Fernando no, sa kanyang sinabi? Sabi naman ni Clary or Claire Panparioso, ang ibang host ng Eat Bulaga, mas pipiliin pa nilang mabash ng tao para lang sa pera. Yan ang artista na di marunong gumalang sa mga mas nakakatandang artista. Di nyo ba alam, tatanda rin kayo. Lalo ka na buboy bulagta. Ayan. Nari ka na buboy. And of course, sabi ni Susan Timones, oo nga, bakit itong mga host ng tape nasasaktan kay JD? Eh, tulad ng sa Jisa Gedli, dapat hindi apektado si Isko. Mga writers ng tape ang gumawa. True! Diba? Dapat di ka apektado kasi hindi naman ikaw ang pinupuntirya ni Master Henyo eh. Pero ikaw ang nagre-react. Diyos ko po. Yun po yung gusto natin paunawa sa kanya. Sabi naman ni Rolando Asim, dati, tuwang-tuwa ko dyan, pinapanood ko lagi yung mga vlog niya. Ngayon, lumalabas na yung tunay na ugali. Pati si Yorme, mataas respeto ko dyan. Pero dahil dun sa Pepsi issue, para siyang walang alam sa batas. Kahit yung case closed na inuungkat pa, walang respeto, taong patay na. True! Kasi laging yun ang kanilang pinampupukol sa TBJ, napatunayan naman na hindi totoo yung mga balita na yun. And of course, sabi ni Jenny Fair Gavales, ganyan ang nagagawa ng talunan, nasa politiko at noontime show. Ayan. So sabi nga, pwedeng gamitin daw nito ni Isko yung kanyang programa na yun para po, kasi sabi babalik daw siya sa politics. Sabi ha, yun po ang ilan sa mga bulong-bulungan po sa online news. Sabi naman po ng Mr. Crisanto Dionisio, dati bilib ako kay Isko, akala ko maprinsipyong tao, yun pala pera lang ang katapat ng prinsipyo niya. Hindi man lang nakisimpatya sa kapwa niya artista, kung sa bagay mas malaki ang yata ang kitaan sa politika, kaya doon siya sumasama sa mga halosos. Alam na, 'di ba? Mahirap naman kasi mag-react sa ganitong sitwasyon. So, let's see na lang, let's wait and see, no. Salamat po sa inyong mga komento at reaction. Mag-comment lang kayo sa comment section natin. Ako hindi pa po kayo naka-subscribe sa ating channel. Mag-subscribe na po kayo. Just click the subscribe button. Thank you so much and see you again.